So yan naman mga katropa, tapos na natin i-trouble shoot yung motor ni boss. Halos isang linggo na hindi umaandar at ngayon lang natin siya papaandarin. Boss, saan mo pala pinagawa to? Anong sabi ng gumawa dati? Yung sira yung magneto. Magneto? Natakot ako, pinatayin ko na sa aking barkada. Oo. Ay, ang sabi ng gumawa, papalitan ng magneto dahil kaya walang kuryente. Oo. Ah, okay. So di ba, tapos na natin i-trouble shoot. Subukan natin paandarin, boss. I-switch natin. So, welcome back mga katropa sa ating channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano resolbahan yung motor na Kawasaki 175 na walang kuryente. Maraming mga nagtatanong dito mga katropa kung yung Baraco 175 ba, kung walang battery, kung hindi ba siya andar. Ang sagot niya mga katropa, aandar siya kahit na walang battery. Maski battery operated siya, dapat kahit wala siyang battery, aandar siya basta maayos yung ating charging. Ito mga katropa, hindi ito maandar ng... Boss, ilang araw na hindi maandar? Isang linggo na. Isang linggo na, na hindi maandar? Oo. Ano yun, bigla na wala ng kuryente? Walang, biglang wala. Bila na wala. Umaga, andar pa ng hapon. Pagka umaga, ayaw na umandar. Ayaw na umandar. Pero wala siyang battery? Wala po. Okay. So, yan mga katropa, walang battery yung Baraco ni boss na 175. At step by step mga katropa, ito troubleshoot natin kung ano yung ginawa nila dito, kung ano yung nangyari pati walang kuryente, at ano yung procedure na gagawin natin para malaman natin kung ano yung sira dito sa motor ng ating customer. Dito mga katropa, inalis na natin yung kanyang upuan tsaka yung tangke para may troubleshoot natin ng maayos yung problema ni boss but wala siyang kuryente. So dead na yung battery niya mga katropa, considered na wala na siyang battery. Tapos yung kanyang CDI, conversion na yung ginawa. Pinumbalt na nila sa 4-pin CDI na Liowa na brand, magandang klaseng brand din itong nilagay nila. Tapos ito yung kanyang ignition coil. Inalis na natin yung kuwako niya, pero i-check muna natin kung may kuryente pa talaga o wala. Boss, yung susi mo, boss? Naka-direct ako. Ah, ito na. Direct na yung susihan niya, ito. Okay, so... Sige nga, boss. Patay-check nga, boss. Tignan ko lang kung may kuryente. Wala. Okay, okay. Sige, okay na. So, wala siyang kuryente mga katropa. Simulan na natin mag-troubleshoot. Ito yung kanyang pinakasusihan na, boss? Oo. Ito na yung kanyang pinakasusihan mga katropa. Ang unang gagawin natin, irerekta muna natin yung dalawang wire dito para titignan natin kung ito lang ba yung may problema yung switch niya. Kung halimbawa, hindi na may kinumbolt yung kanyang susihan at yung susihan pa rin na dati ang ginagamit nila, sa susihan natin, meron ding dalawang wire dyan. Ito. White tsaka brown na nakalagay dyan sa susihan na yan. Ganyan din mag-troubleshoot. Yung white tsaka brown dyan sa dating susihan niya, ipagsasamahin nyo lang din yan. Tapos check natin kung may kuryente o wala. O kaya ngayon, nag-convert sila ng clamp switch. Pagsasamahin natin itong dalawang to para ma-check natin kung may kuryente. Gamit yung test light natin mga katropa. Napaka-importante na mayroon kayong test light sa pag-troubleshoot ng ating wiring. Ngayon mga katropa, ang goal natin dito sa motor ni boss, dapat umandar siya na walang battery. O dapat umandar siya na dead na yung ating battery. Simulan muna tayo dun sa main supply niya dun sa ating susihan. Yung ating test light mga katropa, ipa-body ground natin to. Ilagay nyo siya kahit saang body ground ng ating motor. So pwedeng dyan. Tapos, i-check natin dito sa ginawa nilang, sa in-improvise nilang clamp switch kung may kuryente o may live na pumapasok kapag tinatadya ka ni boss. Balatan natin to. Pagsamahin natin tong dalawang wire na to, yung mga kapal na wire. Dapat to, mayroong lalabas na kuryente rito kapag tinatadya ka ni boss yung motor. So ayan mga katropa, naka body ground tayo. Test light natin to at patadya ka natin yung boss. Boss, tadya ka mo boss. So wala siyang nalabas na light mga katropa. Ibig sabihin, walang nagsusupply galing ng stator. So sa pag-check ng stator mga katropa, kung good ba yung ating stator, pumunta tayo dito sa kanyang regulator. Dito sa regulator mga katropa, meron tayong makikita na pink wire at yellow wire.
Yung yellow wire natin ay yung supply ng ating headlight. Yung pink wire natin, siya yung nagsisilbing charger at siya yung magkakarga ng ating battery at magsusupply ng ating mga accessories wire. So yung ating pink wire dapat umilaw yan kapag tinadyakan ni boss. Gamit yung ating test light, naka body ground tayo, dapat umilaw siya. Yan, good. Okay, good. So good yung ating pink wire. Ang next natin naman ay yung ating yellow wire. Ito yung naman yung supply ng ating headlight. Dapat yan, iilaw yan kapag tinadyakan din ni boss yung ating yellow wire. Okay. Okay, meron siya, meron siya. Good. So good yung ating galing ng stator, yung pink wire at yellow wire. Good yung ating pink wire at yellow wire, mga katropa. Ang susunod natin yung white wire natin. Ibabalik natin to dito sa ating regulator. Dapat yan, meron dyan lalabas na supply kapag tinadyakan ni boss yung ating motor. So ibabadigraw natin ulit itong ating test light. Yung white wire yung ititest light natin, mga katropa. Tusok natin to sa white wire natin, dapat umilaw siya. Meron, good. Okay. So good yung ating charger, nagsusupply siya ng positive. Dito naman tayo sa white wire dito, dapat meron din siya. White wire sa ating fuse. So good, good din. Good naman dito, mga katropa. At good naman dito sa ating fuse. Check natin ulit dito sa ginawa nila kung meron na. Sige nga boss. So wala pa rin. May problema dito sa bandang taas ng headlight ni boss. Tatanggalin natin itong kanyang cover ng headlight at bubuksan natin yung headlight niya. I-check natin doon yung ating white wire. Dapat yung white wire natin dito, mayroong supply yung white wire natin. Dapat yung white wire dito sa taas, meron ding supply para masupplyan niya yung accessories wire natin. Tanggalin muna natin itong cover ng head. So ito na yung kanyang headlight, mga katropa. Ito pa lang ano niya, yung clamp switch niya hindi pa lang nakalagay, kaya pala walang supply ng nung tinetest light natin. Hindi pala nakakabit. Tapos ito yung kanyang socket ng susian. Tinanggalan nila yung white tsaka brown, pinagsama na nila, rektahan na. So ibig sabihin, yung motor nila, pinapatay na lang nila sa cambio. Ngayon, mga katropa, good yung white wire natin dun sa ating charger. Naglalabas siya ng positive. Dapat dito sa white wire sa harap, maglabas din siya ng positive kapag tinatadyakan ni boss. Paghiwalay muna natin yung ginawa nila dito, yung ano, brown wire tsaka white wire na pinagsama. Yung white wire muna yung ating itetest light. So naka-body ground pa rin tayo, mga katropa. Inahanap natin yung live ng ating motor. I-test light natin yung ating white wire, dapat umilaw siya. Sige boss. Okay, so good siya, umiilaw yung ating white wire. Ngayon, ibabalik natin siya kasi sira yung susian niya. Pagbuhulin natin yung light brown ng kanyang motor. Yung light brown, mga katropa, ayan yung ating accessories wire ng Baraco 175. Try natin kung pinagsama natin yung light brown, kung meron pa rin siyang positive. Okay, good pa rin sa pa boss. May positive siya, good. Dito naman tayo sa kanyang CDI na kinumbolt nila. So ito yung CDI na kinumbolt nila, mga katropa. 4-pin CDI na yung ginamit nila, Lihua brand. Dito sa CDI na ginawa nila, mga katropa, i-test light natin kung pumapasok yung positive niya. So sa mga hindi pa nakakaalam kung saan, kung ano ba yung mga pwesto dito ng bawat wire dito. Dito sa side na to, dito yung ating pwesto ng pulser. Dito naman sa baba ng pulser, dito yung ating ground ng ating CDI. At dito naman sa kabila, ito yung live o accessories wire ng ating CDI. Tapos yung kulay dilaw na to sa bandang taas, dyan yung ating ignition coil. So ang uunahin natin, mga katropa, kung mayroon bang pumapasok na live dito sa ating CDI. Aalisin muna natin itong 4 pin natin. Tapos dito sa part ng accessories wire, nakalagay siya sa light brown, tama yung ginawa nila. Dapat meron dyang lalabas na positive kapag tinadyakan ni boss. Sige boss, tadyak. Okay, so good yung ating positive o accessories wire, pumapasok naman siya doon sa mismong kanyang linya. Ang susunod natin, mga katropa, i-check natin kung meron ba siyang ground wire. Siyempre, ground yung hinahanap natin, kaya yung test light clip natin, ililipat natin sa positive. Yan, kasi ground yung hinahanap natin. Ngayon, dito sa side na to, ito yung pwesto ng ground, dapat iilaw din siya pag tinatadyakan. Sige, bye. Okay, hindi siya umiilaw. Pero subukan mo natin ditong ilagay, baka mamaya walang, hindi gumagana yung fuse niya. Try muna natin dito. So itong test light clip natin, ilagay natin sa accessories wire. At try natin ito ilagay sa ground kung iilaw siya. Sige nga boss. Okay. So i-test light na natin yung ground natin dito sa ating CDI socket. Dapat umilaw. Alright, hindi siya umilaw. Sige. Hindi siya umilaw, pero pag ililipat natin dito,
Sige. Umiilaw siya. So dito sa ground natin dito, wala siyang ilaw. Sige, boss. Okay, so ayan yung isang gagawin natin. Ibig sabihin, yung sakit ng ating CDI, walang ground na nagsusupply. So ayan yung muna yung ayusin natin bago tayo pumunta sa ibang problema niya. Walang ground, ayan muna yung gagawin natin. So dito, kukumpunihin natin to, ayusin natin to hanggang masupplyan siya ng ground. Check muna natin dito. Sige lang, boss. Check muna natin dito kung may ground dito sa pinagtutungan niya. Wala rin ground. So ang gagawin natin mga katropa, para pinaka mabilis na paraan na yung ground dito sa ating CDI, since na hindi naman siya nagsusupply ng ground na dito, magdudugtong tayo ng wire tapos i-jajumper natin dito sa ating ground dito, kasi ito yung pinaka ground natin, okay? Ito na mga katropa yung ating ground wire. Nag-jumper tayo dyan kasi wala nga lumalabas na ground dito sa ating CDI. At ginamper natin dito sa ating black na mayroong lining na yellow. Ayan yung ating ground wire din ng ating motor. So try natin mga katropa. Yung ating test light, ilagay natin sa accessories wire din dito sa brown wire. Tapos i-test light muna natin ito. Dapat umilaw to. Okay, so meron siyang ground. At babalikan na natin yung ating CDI dito. Dapat meron din siyang ground na lalabas. Okay lang boss, ha? Yan. Okay, so nagkaroon na siya ng ground mga katropa. Subukan natin isalpak yung ating CDI kung maglalabas na siya ng kuryente. Kasi yun lang yun na troubleshoot natin. Wala siyang ground, baka yun lang ang problema niya. Pero pag wala pa siyang kuryente, itutuloy natin yung pagtutroubleshoot natin. Pero sa ngayon, yung ground niya nailagay na natin. At subukan natin kung may kuryente na siya. Kunin natin yung kanyang ignition wire. Tapos tignan natin kung may kuryente na. Yun. Yun. So may kuryente na mga katropa. So ang problema na boss ay ground lang pala sa CDI boss. Okay na. So ang gagawin natin mga katropa, i-organize natin to. Ang problema niya ground lang siya sa CDI. Pero pag hindi pa lumabas sakali yung kanyang kuryente, itutuloy natin yung troubleshooting niya. Pero ngayon lumabas na yung kanyang kuryente at nasolve na natin ang problema niya pala ay ground lang sa kanyang kinumbolt na 4-pin CDI. Ngayon i-organize natin yan, tapos subukan na natin pandarin yung kanyang motor. So yun mga katropa, tapos na natin i-troubleshoot yung motor ni boss. Halos isang linggo na hindi umaandar at ngayon lang natin siya papandarin. Nagpalit na rin pala tayo ng ano, ng clamp switch natin para kahit pa paano meron ding meron pa ring patayan si boss sa kanyang makina dahil sira na yung kanyang susiyan. So, boss, saan mo pala pinagawa to? Ano sabi ng gumawa dati? Yung sira yung magneto. Magneto. Oo, natakot ako, pinatingin ko na sa aking barkada. Oo. Ay, ang sabi ng gumawa, papalitan ng magneto dahil kaya walang kuryente. Oo. Ah, okay. So, di bali tapos na natin yung troubleshoot. Subukan natin pandarin, boss. I-switch natin. Try natin patayin isa pa boss, pandarin natin. Yun o, smooth na smooth. So yun lang mga katropa kung paano mag troubleshoot ng Kawasaki Baraco 175 na walang kuryente. Ang sinasabi nung gumawa kay boss, magpapalit daw ng magneto. Buti hindi sinabi mo palit ng stator? Hindi boss. Ah hindi, magneto? Magneto boss. So buti lang mga katropa, dinala sa atin at hindi nagpalit ng magneto kaagad si boss. So yun lang mga katropa, maraming salamat. God bless. Ingat sa pagwawiring.